sa uri na depresyon, na walang dugong dadanak eh. Kailan lang magkaisa tayo para dali natin ang kapite sa isang kalagayan na pwede natin may pagmanaki. Wala yung gulo-gulo. Hi, mga kapares. Ngayon ay mamamasyal muna ang inyong kapares. Hindi muna magpapares. Papunta kami ngayon sa Silang, okay, sa private resort ni former Governor Ayong Maligsi. Meron kaming raid sa kanyang farm. Mga kapares, papunta kami ngayon sa highway dahil parating na siya. Bye mga kapares. Later ulit. Later ulit. See you. Bakit? Sige, para bakit nandito kami sa passing eh, hindi pa kami napasok doon. Papasok kami pag malapit na kayo, tumawag na sa akin. Mga i-voice mo, para malamang po nung asin dati nito. Okay. Hi mga kapares, andito na kami ngayon sa Gourmet. Dito kami kakain kasama si former Ayong Maligsi, ang ating dating gobernador dito sa Cavite. So bago tayo mag-raid sa kanyang farm, sa kanyang resort, ay kakain muna kami dito ngayon ng lunch. Malapit na po kami sa Tagaytay, mga 4 kilometers na lang yata Tagaytay na. Dito muna kami stop po. Ito po ay dating sikat na kapihan. Ngayon ay nag-expand na sila. Meron na silang mga ibang dishes. Pero ang main dish nila dito is pinaka-specialty nila sinaserve is yung kanilang vegetable salad. Iba-ibang vegetable salad na harvested sa kanilang farm. Kanilang mga own harvest itong mga siniserve nila lahat dito. Hi mga kapares! Andito kami ngayon sa farm ni Governor, former Governor Ayong Maligsi. Ayan, meron kaming farm raid. Ayan po si Gob. Magandang hapon, Gob. Magandang hapon sa inyo. Nakatingin kayo dito sa aming lugar na mga pananim, mga native baligoy, mais, gano'n. Ito po ito sa, located siya sa barrio Barangay Paligawan, Silang, Cavite. Marami po siyang pananim dito. Sayang nga lang kasi yung naitanim nilang mais ay nasira nung last na bagyo na dumaan. Tumba. Ngayon ay natira ang mga balinghoy. Balinghoy. May mga kamatis, may mga ano pa yung gob? Mechay. Nandun sa harap. Mga gulay. Ayan po. Napakaganda ng kanyang rest house. Rest house ng caretaker. Sana wish ko lang ganito na lang yung bahay ko. Ano lang? Simple lang. Simple lang po, pero napakaganda sa loob. Ayan lang yan. One bedroom na one bedroom, one CR. Nasosyal yung caretaker. Wala nang aircon, malamig dito. Ganda po ng kanyang facades dito sa may garahe. Ayan, naka-landscape ng San Francisco. Tsaka Santan. At tsaka Santan. Ang luwag po ng kanyang farm. 5 hectares. Malit lang. Malaki na po yun. Yung 1 hectare po malaki na. dito.
Tanungin mo si Gab kung magkano ang bilhin niyo ng pan. For sure, hindi niya sasabihin. Hindi alam nalimutan ko na matagal na kasi ito sa akin eh. Eh noon eh, warang-mura palo pa dito ngayon, medyo mahalo ng monte. Marami na yung mayaman sa Manila. Yung mga bakot nila matataas, mga malaki bahay noon, may ka-Prasso Farm. Umuwikin lang sila tingin dito. Weekend. Malinsangan ngayon. Mahilig ako sa mga farm. Noong bagong walang pandemya, ito ba siya bis ko yun? Nasa bahay lang eh. Isa sa bahay lang itong bahay. Hindi na akong tatawag ng lumbas. Wala pang isang ban eh, para akong panin yung lalo akong nanghihina ang ilumbas. Mm-hmm. Bakit yung ako yun, parami nagsasakit mo na sa akin. Ito, tumamay ko na ito. Mm-hmm. PJ? PJ? Yung galing daw sa, kung yung exercise ko? Patulad ka. Yung galing daw sa, kung yung exercise? Yung galing sa Amerikano? Apa? Nandiyan ba? Exercise ha? Parang wala hawain na. Yung binigay na papel? Ah, yung papel ha. Oo. Si PJ. Kasi noon eh, yun nga, itong lower lumba ko nito eh, yung nagkakas yan. Anim na buwan ako nakakas eh. Anim na buwan. Ba, kompleto talaga eh, noong talaga. Nakuhan. Masakit. Mabuhay chiropractic clinic. Oo. Ayan po, may advertisement pa si Gob. Mabuhay Cairo, baka naman. Buhay. Kailangan. Additional ko na yun. Eh, editing pa yan. Mm-mm. Parang natin sa... Meron pa ngayon. Anong ginagawa mo? Ang mga... Lagi siga kayo sa hospital na eh. Mga sticker, ganun. Saan nakukuha yun? Sa likod ko ito, sa likod. Merong ano? May lower lumba dito. Diyan na yun. Merong up. Sarang buto natin dyan na yun. May mga tanong up. Tapos, inanapin mo lang yun. Oh, no. Bago po yun. Arim na po na ako nakapas. Hindi ako nakalakad pa kayo eh. Oo. Masabi. Sige. Dito. Dito, napahina ito. Ito'y balito eh. Balito. No. Kaya talaga ang pwede. Ano? Ano? Ilaw? Napwala ko eh. Ilaw. Nabalito eh. Nung, eh wala. Maliwanag mo. Nung aking gabar ko. May programa sa silang. Panitawag sa akin magsisimulan na raw ni Pangdor. Sabi ko masimulan na. At kung ready mo, mula sa presentation na sa lang. Ano ba tayo? Resisimulan na ang programa. Nakakala mo ako yung programa mo. Hindi, alam mo. Sa likod mo. Pensado. Ano ito kasi sa table na yun. Pero yung parang yung type eh. Ginano ko na yun. Kaya niya yun, mamaya. Ginamaya ko lahat. Pag-intip ko rito. Yung mga hindi ko nakamay nagalapitan sa akin. Nagalapitan. Yung isang garing doon, may naan dito pa ako nakamay. Lumagay sa record. Ito mo, doon sa likod ko, parang akala mo eh, parang wall eh, yung anong may kurtin eh. Hindi niya nalaman nung wala na yun. Subala pa ron, nahulog siya, nakakapit sa akin. At ako pati panghukod na lang po sa mga. Ito ay ikas to eh. Ito ang gusto ng doktor sa isyan pa, operahan at saka lagyan ng tornilyo. Si Mayor Manny, may tornilyo ang gantron eh. Tanggal dito kay Manny ngayon eh. Hanggang ngayon po, nakatornilyo. Oo, nilam na na yun. Eh ako hindi anong pagkano, sabi eh. Yung dati nga parun ako. Kaya napakahinan ito eh. Pagsasakay ako dyan, pagkano, kinapit ko ngayon. Sa pagkakin ng exercise sa kanyang, kasi kanyang. Ano po? Ano siya?
Diba, hindi ko sana sa akin. Kasi sabi nila, mag-let daw yung nanghihina yung limb. Kaya nanghihinaliwan ng kwadwa. Sa pagkakadisgrasya. Pagkakadisgrasya. Buti nakalakad pa kayo kasi pagka-spine, o yun, bayanin na buwan ako nakakasama. Pumunta ko yun. So, kahirap noon. Wala pang ilangat eh. Wala na ipinap. Eh, hindi lamang itong katawa ko rito, pati itong baras. Pati ba? Ano ba? Talaga yun, pinakamahirap na ako. Sa may yan. Ayun dalawa. Ang layo niyo naman kasi. Hirap ko ulo siya. Yan ba? Pero ako may pinuluto pa. Opo. Tsaka meron pang isa. Mas malaki. Kasi po, kailangan. Ngayon, okay lang na walang ilaw. Kasi outdoor tayo. Pag ano po, kailangan ng ilaw. Kaya mainit. Mahirap din po kasi mainit. Tsaka maraming take. Maraming kailangan. Akalain mo sa kagigano nito, akalain mo naging vlogger? Maraming imamanag yan. Ano yung pinakita mo sa akin, Chidi? Nakailang taos na yung mula noong November pa yun? October po. Hanggang, October lang. Hanggang ngayon na ilan na? 54,000? Opo. Magkano na yun? Sa views po yun, dumidepende. Kung maraming nanonood, mas malaki po yung bayar. Tsaka sa ads, kapag hindi nag-skip ng ads, ayun, mas malaki yung bayad ng mga commercial. Commercial? Eh, may bang commercial eh, hindi ko na pinapanood na. May commercial po, kumikita na yun. Daming commercial, linalagay na YouTube. Hindi, ganun talaga. Kaya ayaw na ito mag-Paris eh, ito nakamano na Paris. Hindi naman. Kaso lang kailangan niyan yung matuto eh. Kasi siyang bunso. Para meron na siyang ipon. Bago siya. Patabi sa akin. Hati ko lahat ilaan. Patabi sa akin. Ayoko iniwasan kung patabi sa akin. Patabi sa akin. Sarap ng hangin. Masarap ng hangin, malamig, peaceful. Pijay, tubig. Paano gab yung ano yung ani nito? Imamarket niya, ilalita. O yan, ano ng kwan? Buyer. Napakasarap na may nagliligalo sa akin yung manager ng pangang sayo-sayo. Kinagwasuman. Abo. Ay napakasarap. Mahal na kanya ng ano, kasapo. Yan yun. Yan yun. Yung bunga niyan sa ilalim. Nasa ilalim. Kamoting kahoy. Yung nasa loob ng kahoy? Oo. Oh, yan, kaya yan. Para siyang kahoy. Yung binibitak sa gitna. Yung. Oo, yun. Ayun nga. Di ba ang kahoy? Yeah. Kamoting kahoy. Baringhoy yun. Baringhoy. Kaya ang mahal-mahal na ngayon ng kasapa, di ba? Kaya alam mo yung luto ng nararigano sa akin noong si ang bata akong taga-pagko. Balot yung suman sa gawang saging na mura.
pag maramihan, pwede pa lang saan mag-uungar pa rin mag-mura na sa akin. Pasarap. Yung bagong ano naman ngayon, binibenta sa, kahit naman sa mall meron niya. Kung suman, meron na siyang latik sa loob. Parang meron siyang palaman. Ginagawa? May nagtitinda din yan dyan sa Costan. Iba-ibang flavor, may ube. Galing yan eh. Maraming nagagawa yan. Maraming nagagawa siya kamote. Kasi mo, katulad natin, ini, hindi pwede pang maramihan eh, paunti-unti lang yun. Kasi masira. Yan, kamatis yan, Chino, mga gulay. Yeah. Yeah. Lalagyan na, kamatis. Tapos doon may dahon ng kamote. Pag nagsigang ka, yan na yung gagamitin mo. Mamaya maglakad ka, pakilala mo yung halaman. Ipapakilala ko talaga yung halaman. Ang galing, no? Dapat bumili ka ng ganito, Chino. Para pagtanda mo, ano kang papasyalan ng mga anak mo? Noon, meron akong plano rito. Doon sa medyo mataas noon. Maganda plano ko rito eh. Parang hindi na natuloy. Eh kasi kung kapapagarba, hindi dapat sabi na kasada. Eh kung sabi na kasada, makapamali ka baka na yun. Doon. Maganda plano si Haro Upang, mga pati. Hindi pala na si Mayor, mahala din na sila. Si Mayor Bagok, mahilig din sa mga lupa. Silang Olma Holdings, yun, diba? Yung Olma Holdings, yun ang meron na may pera. Binibigil lamang ko na yung anak mong gano'n dalaga. Isang nagpagkasa sa mga anak ko. O dad, allowance mo. Gali sa Olma Holdings. 100,000 yun. Yung 100,000, mga tatawarang naubos ko na. Dami na hingi eh. Nakita mo yung mga nahihingi. Dapat din na kayo nagbibigay kasi. Pari na lang. Hindi. Mga makita mo lamang yung mga tao na yung dami mo mga rin. Sa konti-konti lang. Talagang hindi pa nawawala sa inyo yung... Hindi mo ba artist. Anong tawag sa gano'n? May mga utang na loob. May mga utang na loob. Eh, sabi ko, pasensya na. Kita mo, nagbibigay ka na nahihingi. Parang pasensya ka. Nila-expect din natin. Hindi ka naman. Grabe, grabe yung ano nito. Yung character and attitude ng pagkikitungo sa mga tao. Sobrang down to earth. Eh wala naman tayo, wala naman tayo, hindi ko nakalimutan yung aking pinanggalingan. Yun ang talaga, hindi ko malimutan. Paano malimutan yung work na student ako? Labas kay sa imo sa doon eh. Labas ko na 5, pasok na 8:30 sa UE, 8:30. Tapos, hindi ako pulong, gawa na 8:30, yung 6:30 to 8:30 lang, 18 units lang yun eh. No. Pagkatapos eh, ano na yung biyahing last trip, punta rito sa atin, sa Amaboy ko, yung biyahing sila. Eh, una ni meron Medina Trans at sa Ulog. Nadaan dyan sa Ibus yung last trip, alas 8 ng gabi. Eh, 8:30 na sa school pa. So, buhat ko sa territories yung standby ng mga sa Ulog. Sakay ako sa biyahing Cavite City, baba ako sa Binakayan. Pagbaba ko sa Binakayan, karitong ko rin sa Metro Vince, sa Metro Binakayan. Pag natin doon, eh, wala nang ang biyahe. Parang yung last trip. Mga truck na kalakal kami sa pinapapara ko. Eh, misa naman eh, ayaw magsakay na rin. Matangang buwan ko stop it sa Anabo. Sa Anabo. Sinalakad niyo. Doon sa Anabo. Sa Anabo Road? Yung coastal. Ah, coastal market. Matangang mo naglalakad ako roon. Mula roon sa Torbridge lakad. Para dilim? Pwede, pakita. Yung panabang ito yung mga dilim. Pag narating sa may highway na lang, pagdating sa may ipot, abin yung papasok ko sa road.
pagkawalang buwan, para kang nalakad natin sa loob ng kaiba, buwan wala namang kuryente ng araw. Ay, mga papunok, nakaw, talaga. Eh, noon ay magulo pa. Misan eh, pag may mga dinig kwento ng lugar na yung maraming daw mga inabangan na yung mga pinaparisyo. Kahit ako hindi marunong kumanta, nakanta ako, baka mapagkamalan eh. Hindi talaga. May mga gabi umiyak na ako eh. Sabi ko, hindi ko na kaya. Kaya ng pagkagising mo, eh, sa umaga, sige na muli, kung ano lang nung nakita, wala kang mapuntahan pag hindi ka nagtiyaga. Sobrang hirap na lumabas mo. Aking pakapun na ngayon at hindi ka makikita. Hindi ka maniniwala eh, marunong mag-araro eh. Marunong mag-araro. Kung araw eh, sa akin ang Father Guido, may barok na ako. Yung si Kisayo, sa iyo pala yung sa iyo, kapit-bahay namin. Nung bago akong natutong mag-araro, sisigaw na tatay ko eh. Sabi, tis na ro, hindi niya siya yung parang kabayo, raro rin ako rin. Oo, inaw lang ako rin sa akin eh. Bakit nahirap ko noon? Nag-graduate po kayo sa UE? Oo, sa UE. Paul Saipo? Oo. AP po. Political Science. Political Science. Bachelor of Science. Pagkatapos eh noon eh, meron akong professor eh, si Professor Valeros. Ay, yun eh, maraming mga sinasabi na mga kalabuhan sa amin na yung gano'n po siya sabi na siya rin sabi. Sabi noon, ang yung sabuhay na ito. Kailangan meron pa rin konting kapilyuhan sa sabi niya. Pero yung kapilyuhan niyo, yung papalampasin sa 30%. Pero 70% na naman din kayo. Pero hindi lang pwede talaga na yung wala kang konting kapilyuhan. Yung realistic na yun. Total life experience yun. Bago yun ang bigyan pa rin assignment noon. Yung section na pwede. Pinapunta kami noon sa Congress. Yung Congress noon, tabi na City Hall. Nung wala pa nandiyan si Ramontano, yung mga politiko ng usawa. Kasi yung mga Alex, hindi naman yung salita ng straight na English yan eh. Ano talaga? Ano straight English. Karabaw English, Gob. At saka yan, yan eh, lagi ko matatapos yung kanyang 3 term may hindi nakapag-privilege speech yan kahit some beses. Wala pa nga, wala pa talaga. Kasi pag ikaw eh, nag-privilege speech ka, talagang kailangan ng handa ka. Kasi lahat ng, nandun eh, pwede kang interpretin eh. Uh-huh. Eh pag ikaw nag-interpret, lahat ng topic pwede nang lumabas. Pinagtawanan pati yung sa pera, yung sinasabi ko, marami ganyan. Eh ako, ayokong matatapos yung aking termino. Hindi mo na ako naka-trade terms ako, kasi ulit lang mo yung drum base lang ako naging araw. Pero hindi ako napayag na hindi miss, na hindi, kahit missan, eh, hindi ako tatayo. Doon ang parang wala kang binagpagpagayo, hindi ko malaman doon eh. Pero ako, handang-handa ako rin sa susang topic yung aking didiscuss. Handang-handa ako rin. Kahit saan pinag-aralan ko lang yun. Ay, yun din ang inaantay ng mga, ano eh, ng mga butante mo. Oo, mga citizen. Okay na, kailangan. Kailangan pero malaman si Manny, din lang. Pero yun si Manny, sipang niya yung mga speech. Maganda magsalita yan. Si Manny, kun eh, member ng debating club sa UP yan. Hindi lang mayabang yan eh. Mm-hmm. Pag sa UP pa, naging member ka ng debating club, matalik ka talaga. Talagang ano, matalino. At saka magsalita yan, makita mo magsalita. May punto talaga siya. Eh, saan ka na nga nakakita ng kanyan? Pero meron yan eh, gusto ng misis ko. Pero base, misis ko noon, may drugstore. Tsaka yung kapatid niya, pharmacist. Licensed pharmacist yun eh. Ina-encourage me, pinipilit ng misis ko na mag-medicine si Manny. Oo. Si Manny naman, gusto mapagbigyan ng mami niya. Pag-examin nga ng, sa UPN eh, ng, yung EDMAT ang tawag doon sa entrance examen sa medicine. Nakapasa siya. Nakapasa. Tinuloy niya. Hindi nga ito. Di mag-enroll ng pagsisimula ng plaso. Magang nagpaalam sa bahay.
namin. Mag-aaroon siya. Mayor pa ako noon eh. Pagkatapos siya pala pang alas 12, ito na si mayor. Tinanak ko sa munisipyo. Ano nga, bilis mo. Ang bilis ka ba kaya nakapag-aaroon na? Eh kaya ang araw siya nagdaan sa bahay. Kaya sa opisina. Hindi niya malaman kung paano papanawin sa mami niya na hindi siya nag-aaroon. Kung nandun sa dagi, nasa UP na mag-aaroon ng kone na sa medicine eh. Hindi yung talaga gusto eh. Hindi siya magpapal. Eh ang hiwating ng kami sa kanya, gusto niya maglo. Eh pag sabi ko, eh na, kaya, maglo. Eh di pumasok ako, sabi ko, eh, sinabi ko pa yung university ko yun. Sa FIU ako, eh mga UP graduate. Tapos sa problem niya, ang tingin lang ko, the best school talaga kung di UP. Totoo naman talaga yun eh, UP. Ayaw naman sa mga isulahan. Eh paano ka kung maghintay ka sa isang taon? Eh paano ka kung di ka makapasa? Bahala na raw. Tumig-examine kasi sa kalisip, no? Nakapasa rin. Nasa law proper na yan eh. Doon naman maging binibini Pilipinas si Sikwan. Yung naging, yung una niyang napag-asawa. Naging binibini Pilipinas. Pagka ikaw naging binibini Pilipinas, may 1-year contract eh. Na yung mga, sabihin yung 1-year na laging nagkakataribot mo sa saan niya. Na, eh, iniisip ni Manny, sila yung girlfriend niya, baka naisip niya, baka masingitan din siya. Ay, wala na ginawa ko ng best court, nag-live muna, nag-live sa UP. Eh, yung naging biyana niya, nung maging binibinib Pilipinas, si Chiclet, Chiclet na pala yun, eh, sila. Eh, tumaas ang ambisyon, sa loob din, eh baka mas makakuha ng mas magaling kasi kay Manny, sabi na gano'n ng mga magulang. Hindi, araw-araw yung sinusundo ni Manny yung si Chiclet. Napasok yun sa Saint School eh, sinusundo. Bago daritso sa eskulahan, bago napasok si Manny sa UP. Aba, ayaw na pasamahin sa kikwan kay Manny yung si Chiclet. At binili niya sa raling kotse. Eh noon ay meron, inabutan niyo ba yung Cavite County Club doon sa bandar ng Imus at Tabacol? Dito eh. Coliseum na yun eh, nung dito na kami. Ano, doon. May Cavite County Club doon. Eh, merong function doon. Dumating doon yung naging balay ko, yung nanay noon, ni Chiclet. Nakita niya yung kotse ni Chiclet yun, ano, sa parado roon. Sabi nung si Marin Bilen, sa gwarnya, tatanong ko, nasaan niya mayari ng kotse na yan? Eh, sabi nung gwarnya, eh, pumasok na ho. Araw-araw naman ho, eh, doon iniwanan. Akala ni Kamarin bilhin ng kotse para nadadala ni Chiclet hanggang sa pagpasok yun. Hindi lang nalaman, eh, border lang ng Imus at Bacol yun. Eh, talaga, doon lamang inantay ni Manny at doon sila nalaman. Magkasama rin yung dalawa. Nakaw, eh, ligarin na galit. Nagalit. Eh, nagtikis at tinikis ni Manny yung naging biyana niya. Inaalis ni Manny sa Saints ko at dila sa UP. Eh, lalo na galit yung si Kamarang Bilin, napaka-mosera naman siya. Kasi yung Saints ko eh, exclusive ba? Schools for girls yun eh. Eh, sabi ni Manny, eh, wala sabihin, andun ako mga isa, sa ano eh, pinahipat pa ni Manny. Eh, sabi ni Manny, eh, bakit? Eh, mas mga school naman din lang eh, sa UP. Eh, kasi pag ay sa UP nag-aaral, talagang government score, okay, napakababa ng tuition fee ron. At saka may dormitory pa. Pinatahan ni Kumarin Bilin sa dormitory si Chiclet eh. Dumating si Kumarin Bilin doon eh, wala pa ka na sa isi. Aras 12 ni wala pa si Chiclet. Bago na dumating si Chiclet sa kaya ni Manny. Kanyan. Pag hatid ni Manny ganun eh, ibas eh. Hindi pa nakakabas si Chiclet eh. Eh malagubok naman. Hinawakan niya sa buhok, bakit pinanatkan? Nakaw na ganit si Manny, tinabig yung kanyang biyanan eh. Sabi, wala naman kayong karapatan na saktan niya ngayon. Eh sabi, no, kung kanyang biyanan, sino kung may karapatan? Ikaw, ito niya, anak ko gano'n. Napaka-anip. Ganda ng love story ni Manny. Maganda. Pero yun ang malaon, ang umasok na yung mga kamag-anak ni Chiclet na inayos na. Gawa nang hanggang sa rin, kasalaman sila yung mga isa nagkakasundo.
Pero hindi ko na masabi nung inalay mong galing si Kuan. Nung inalay yung pinitsitsik sa kay Manny. Hindi lang ako nakabuo. Siyempre, sa atin ang lalaki. Hindi lang ako nakabuo. Eh, manimiti sa amin ang natutulog yung... Eh, mag-girlfriend. Matagal lang mag-girlfriend. Manimiti sa amin ang natutulog yun. Eh. Kaya nga, sabihin, sunod-sunod na kay Manny kahit ano sabihin. Eh, para mag-asawa na yun. Ayun. Kung love nila talaga yung isa't isa. Si walang magagawa yung nanay. Sa flow eh. Gusto ko sa niya. Sayang din ano, hindi na naituloy ni Mayor. Hindi na, pagkatapos yan ako din. Pero si Manny nag-master yan in public administration. Pero si Manny miski pakingin niya mag-speech. Ano ba? Ngayon talagang mag-salita yun si Manny. Ngayon nga nasa inyo si Tata. Sayang po kung ano eh. Kung katulad niyan, parang magkakawatak-watak sila. Sadya po nating hindi paparinig ang mga sumusunod na pag-uusap namin ni Gob dahil may mga nabanggit po siyang mga pangalan na kasalukuyang nanunungkulan dito sa ating bayan at malapit sa kanyang puso. Ngunit nagkaroon sila ng hidwaan dahil sa power o kapangyarihan sa politika, nakalimutan nila ang kanilang pagsasama o samahan kahapon na supposed to be magiging karugtong ng ngayon at bukas. Maririnig po natin na hanggang sa huling pag-uusap namin ni Gob ay ang bayan pa rin ng Cavite ang nasa kanyang puso at isip kung paano ito mapahusay at mapaunlad pa. Lalong-lalo na ang peace and order at pagkakaisa ng mga namumuno dito sa ating bayang Cavite. Okay. Eh, yun yung kahapon na ayaw natin magbalik sa Cavite. Ayaw lang maulit. Eh, sinasabi pa niya yung ano? Parang sa inyo yung tagob nag-umpisa yung peaceful revolution. Oo. Kaya marami na rin hindi ba yung mag-invest dito? Meron pa akong mga mga kwan yung be part of the revolution. Oo. May t-shirt ako nyo. May t-shirt ako nyo. May t-shirt ako nyo. Eh kasi sabi ko nga, sinasabi na yung na revolution. Yung revolution na yun, parang yung Aguinaldo yun. Eh sinasabi na yung tunay na revolution na yung mga ako eh. Isang uri na revolution. Walang dugong dadanak eh. Kailan lang magkaisa tayo para dali natin ang Cavite sa isang kalagayan na pwede natin may pagmanaki. Wala yung gulo-gulo. Kaya napakababaw ka ng pagkakilala sa'yo naman eh. Kaya ngayon, ang dami ng investor na pumapasok sa Cavite. Yung kinakawilihan mong sa Vermosa, amo. 800 hectares yun eh. Sinabi sa amin na, noong mabili ng Ayala yan, ako congressman ako noon eh. Amo. Noong naging, bumalik akong congressman sa Imus, yung naging Lord District sa Imus. Inimbitahan ako, at saka si Mayor, kami mag-ama, ng presidente ng Ayala, doon sa Rapolis kami nag-usap. Kaya ano kami inimbitahan para officially na sabihin sa amin na nabili na ngayon mo ng malaking lupa kay Jack na. At sinabi sa amin ko ng mistake na nagawa na rin sa Ayala na bang pinurek na rin. Sino sa Ayala na bang yung lasal, nasa gitna eh. Eh, lahat ng mga nag-aarlo, ng mga mini-kotsi, lahat eh. Napaka-traffic. Eh, nakita mo dito sa Vermosa. Nasa sulok. Nakahiwalay po yung eskwelahan. Nasa sulok, at may salindahan. At saka yung mga kasada yan, napakalo. Paluwag po. Ganda talaga. Napakaganda. Eh, sinabi sa amin, noong ko lang nalaan na yung sa Makati Business District, 27 hectares lang para yun eh. Yung dati ay hindi pa nilabutin yun yata ang intercon doon eh. Intercon at saka yung Mandarin. Intercon Hotel po? Oo. Ngayon nila. Ito mo yung nasa rin yung high-rise na natin yun. Pati yung Mandarin Hotel. Wala na. Ngayon nila natin lang. Ito doon yung Manila Pen at saka yung New World. Yun. Pagkatapos yung Greenbelt. 27 hectares lang para yun. Eh dito gagawin yun. 800 ang layo. 800 po sabi niya. 800 hectares? Oo yan o. Pero ang sabihin, yung gagawin business district doon sa atin, kulang-kulang 100 hectares. At saka napakaraming mga taga Manila na kaibigan ko. Ang nalaman ko lamang sila nakapag-invest na dito. Kasi napakaganda ng development eh.
Maganda po. Ang lalaki ng ano. Lahat ng development sa ABT, project pa yan. Ang dami rin yung project ko yan. Ang dami niyong naiwanan na ano, na simulan. Oh, na yung, ang makikinabang ngayon. Pati yung Cavitex na yun. Yung Cavitex sa project ko yun. Tingnan, hinan na tayo pero, na. At para makapahinga na itong si Chini. Tara, Chin. Iikot mo na yung bag mo. Papa. Tara. Iikot tayo konti para makita natin ang mga halaman ni ex-governor Ayong Maliksi. Ito po ang kanyang bagong farm dito sa ano na nga yung pangalan na nakalimutan. Dito po sa Silang, Cavite. Ayan po, ang mga tanim niya ay ganito. Yan. Mga ano ba to? Balenghoy. Amoteng kahoy. Ayan, magmula po doon sa boundary niya. Doon pa, hindi ko na makita eh. Ayan po yung mga ibang tanim. Ano ba yan? Mga nyog. Yung mais po ay nasira ng huling bagyo. Ayan, hanggang doon po sa nakikita natin yung kabahayan doon, ang kanyang boundary. At iikot po ako dito. Ayan. Sa banda doon po, may gumagawa ng, ano ba yun, yung dagapangan nung mga setaw. Ayan. Hindi na natin kasama dito si Gob kasi medyo mahirap yung daan. Mapilapi eh. Ayan po. Medyo mahirapan ako maglakad kasi nakasandals kasi ang ating na lumakad dito sa farm. Dito sa banda rito ay may gumagawa po ng gagapangan ng mga tinatanim nilang sitaw. Ayan po, may nagagawa pong tao dito. Bali, may dalawang tao siya dito nakatira para mamahala sa kanyang farm. Ayan, mga kapares. Hiningal ako. At dito po, ito ang kanyang facades. Ito yung entry ng kanyang farm. Ayan, ang gate. Naka-landscape po yung entrance. Ayan, mga kapares, ang gaganda po ng kanyang San Francisco at saka Santan. Sarap naman dito. Ang hangin. Ayan, kami ay pa-uwi na, mga kapares. Medyo iikot pa lang itong camp. At kami ay pabalik na ng Imus. Ito po ang kanyang staff. Iikot lang ako ng konti dito sa ayan po ang kanyang mababait na staff. Super humble po. Mababait. Ayan po ang kanyang staff. Ito po yung one bedroom na ginawa para sa kanyang mga tao. Ayan, social po. Sana all. O, oh, diba? Ang ganda. Ayan po ang CR. Ito po ang kanila kitchen. Sana ako talaga kasira dito. Yan, pabalik ka po kami sa Imus, mga kapares. Bye!
tayong maliksi. Ano? Gop. All the time. Ito po. All the time, no problem. No problem daw. Thank you so much po sa time and effort. Okay. Sobrang napakasaya. Nang, ito yung ano, bawang tsaka honey. Ano ba lang gawin ko dyan? Thank you po. Ikaw na bahala. Sige, okay. Mga kapares, ang tagal ko na pong hindi nakabalik dito sa farm ni Governor Ayong Maliksi. Former governor po siya. Ex-governor. Ayan po ngayon, after 9 months, nandito ako ulit. Dito ako sa taniman ng kanyang mga lettuce. Ito si Tatay Elio, ang siyempre pinakamabait na tao dito sa kapag ni Ayo. Tagal na yan. Ayan, ikot tayo mga kapares. Wala, ang galing. Maraming may bunga na yan. Oh, ito, may bunga na agad ito. Ayan. Tama. Oh. Ito yung... Ito, yung mga may bunga na ito. May banda na yan. Sana. Ah, ito rin. Walang machine. Wow. Ang laki na ano, ang dami. Ano yung bunga, parang buti alaga. Talagang alaga, ito yung ano. Paan, ano to, ilang buwan bago kunin? Hindi ko alam kung buwan. Ay, hindi mo din. Ang dami. Ang kalit. Ina na ito, pagka hinarvest ito, saan dinadala? Sa 13. Nalagay nito na pala. Nalagay ng ganyan. Sa tagal ng panahon. Ang layo na. Ay, mahal ito niya. Oh, ayun ang kabutihan. Opo, sa mga vegetarian, yung mga hindi nagkakarne. Yeah, ito po yung mga rabbits. Dati wala kasi ito. Wala. Ngayon lang, ibig sabihin matagal na talaga. Hindi na kasi ito. Ayun, mga rabbits. Ganda ng mata na. Kulay pink. Pula nga eh. Ito chin, iba yung kulay chin. Saan? Ayan o, oh, ibang kulay. Ayun, eto, ayun, black. Magaganda, iba-iba, no? Ito, ang maganda. May ano, may black at saka white. Ito, sino? Ang ganda niya. Ay, ito, halo talaga, na. Anong pagkain ito? Ito pala, ganito man, no? Ano ba yan? May pagkain talaga siya. Tapos yung taihan nila, diretso na sa baba. Dapat kanya. Dami rin. Dapat rin yung mga baboy yan. Ay, may baboy din? Edi si, baboy, ano na, baboy, ano. Si Mali na pala mag-aano nito sa liver na. Pupunta dito. Yung asawa ni Mayor ngayon, kasama ko sa Sumba sa Lotus. Ngayon? Si Jeline. Di ba nagpupunta dito yun? Madalang. Madalang. Kaya rin napunta dito kung may meeting sila. Maaaring mamaya dito, may meeting eh. Na mayor alas miss. Ah, okay. Nakikita ko na. Ang lalaki. Unlike doon. Bangkres. Bangkres, no? Tunay nga namang napakaganda, ano? Tungan nyo rin ng kasada dito ko. Saan? Lalabas ko? Kasada na yun, yung kablang yun eh. Pilutas ni Black. Ito ang kapatid ko. Yup! Isita namin itong pano, mga alaga mo. Hello! Ano na pinapangain? Hindi dyan na. Likot. Ayan yung pagkain nila. Ay. Laruan lang yan. Ipatay.
para hindi makonay baho. Ay, okay. Kaya pala yung sinasabi nila, Chino, yung palay na ilalagay. Ito pala yun. Ay, mga bibi eh. First. Ano yung benta na ba iba? Oo, yung malalaki? Yung mga batek? Okay, ganda ano. Ay, chuchu. Kumukuha na dito. May kumukuha na. Walang baboy ngayon. Live pa yun ha? 300 na yun. Hindi, kasi live yun. Pag kinabang yan, buhay. Pagka kinatay na, 300 plus na. Magkano isang ano, isang buo? Ganyan. 215. Umaabot siya ng 20. Mga higit. 20 mil. Pag bumili ka isang baboy. Kaya mahal na nga ni. Hello. Man, ang mga pato. Yung dating office ni Go. Ayan po. Dahil po sa pandemya ngayon, nalipat po yung kanyang opisina doon sa outdoor. Dito outdoor? Po kami. Oh. Pa nakalock? Bukod yan. Ayan po. Ang dating opisina ng ating gobernador ay yung maliksi. Dito po nakapila yung mga tao, kung ano po yung sadya. Ayan, dito po nakaupo yung mga secretaries. Oops. Madilim. Madilim ang mismong opisina. Ayan ang ano, opisina talaga. Nag-entertain ng mga tao si Gob. Mga taong lumalapit sa kanya, humihingi ng tulong, nakikiusap. Katulad ko. Nag-i-head to meetings. Ako, number one na lumalapit kay Job. Suki. Suki sa ano, paghingi ng tulong. Dito po ang dating kinakainan namin. Itong kubo na ito, dito kami kumakain. Yan. Salo-salo kami dyan. Yan pa ang picture ng anak. Kanyang anak na si Mayor Maliksi, ang mayor ngayon ng Imus. Mani Maliksi. Dati, ang daming tao dito araw-araw. Kasi ang ating gobernador ay napakasipag. Madaling araw pa lang ang dito na. Madami natutulungan si Gob. Ito po yung hall. Dati punong-puno ito ng tao na pumipila, humihingi ng tulong. Mapamedical, mapafinansyal, at iba pang mga pakiusap. Yun yung papayaan. Tinan mo yun. Dami po papaya dyan. Dito yung ano. Paliguan nito, CR at saka lutuan sa likod. CR at lutuan? Yes, sa loob ng CR dito. Dito sa loob ang CR ni Gob. Pero pa doon sa ano, may CR din naman siya. Pero kung andito kasi siya nag-e-entertain ng tao, pupunta po siya dito. Dito po ang pinakamalapit kung saan siya nagsi-CR. Ito naman po kung saan nagluluto. Dito po nagluluto. Dating lutuan? Oo. Para sa bayan.
parang ang lungkot-lungkot, walang tao. Buti na lang nandito si Tatay Elio, kasama namin. Ayan. Ang matagal na. Ang matagal na pong aming mga papayaw. Kasama dito. Ayan ang papayaw ni Job. Ito po yung hall. Doon po sa dulo, yung gate na pinasukan natin. Sa dulong yon. Ayan, papasok po yan dito, entrance. Papasok dito sa opisina ni Gob. Sa hallway. Palay ni Gob. Sa hall. Mga palay. Yan po kami nagmo-morning walking, morning jogging. Those were the days. Ngayon po, wala. Ang dami na nagbago. Oo, ang daming nagbago, ang daming nakakamiss. Yung mga kwentuhan, tawanan habang naglalakad. Yan, ang parking lot, wala pong sasakyan. Doon na tayo. Balik tayo kay Gob. Babalik na po kami. Babalik na kami kay Gob kung saan nilipat nila sa labas ang kanyang opisina. Nag-e-entertain din siya ng mga pupunta pa rin mga tao. Nakikiusap, humihingi ng tulong. Mga nakakotso sila, nakamotor lang dyan. Nakakotse po sila lahat. Kami po nakamotor. Nakamotor lang kami. Wala po kami kotse. Ano sa sakyan? Kadilakad. Kadilakad po kami. E ngayon, ayan ngayon ang parking lot. Dati maraming tao dito. Dati punong-puno ng tao. Walang mapaparkingan. Diyan po sa tent na white na yan. Diyan na po nag-e-entertain ngayon si Gob. Kami nag-almusal kanina ng napakasarap na bilis at anong yung itlog? Scrambled egg. Wow, di alam yung itlog. Ano yung insaladang talong? Napaka simple. Ano natin? Ito lagi ko nakikita sa Imus eh. Doon nakakuha niya eh. Sa simbahan. Doon katalbahag sa pagkakuha niya. Ay. No, pag hindi kami nakapunta kay Puling, kamusta mo kami ha? Para sisikapin ko makapunta ha. Ah, ito ang mama ko. Wow. Laki naman ng bag mo. Huh? Oo, kasi siyempre dito sa bag may alcohol. Oh, wag mo na pakita, baka makita pa nila. Ang gulo ng bag mo. Huwag mo humihingi ng tulong man nakasasakyan. Ito tayo. Para makita siya. Ayan po si Job. Ayaw maligtas. Ini-entertain ng mga tao. May kailangan ng tulong. Ay, si PJ. Ayan.